Maligo, Papa, Maligo, Dingdong, Dingdong. Dingdong, Maligo ni Papa, Dingdong, Maligo ni Papa, Dingdong, Maligo ni Papa. Something kayo na ito sa akin. So nag-search ako sa internet, anong mga activities nila, anong food, anong bawal. Ang food niya is everyday. Everyday namin pinaprepare. Kailangan kompleto yung vaccines niya. And matagal siya paliguan kasi yung fur niya. Masyado po kasi sobrang energetic and adventurous. Para lang ka-travel kami, most of the time, mas marami kasi siyang dala kaysa sa akin. Meron siyang sarili niyang bag, yung lagi namin dala. At that time, nagja-jogging kami ni Shadow. Parang there's something magical kasi sa aso na pagkasama mo, parang hindi mo feel na alone ka. Damdaman mo din kasi as a parent kung may problema yung aso mo. Nakatingin lang siya sa akin habang kinukuhaan siya ng dugo, tapos kinakausap ko siya na okay lang yan, kukuhaan ka lang ng dugo, tapos ititest lang to, gagaling ka din. In the third day, confinement, kailangan na daw siyang blood transfusion. Dumaan ako ng church, tapos sabi ko na kung pwede po na galingin niyo si Shadow nga. Kasi yung mama ko na si Shadow daw parang matamlay, tapos parang yung hinga, hindi normal. Ikaw madami para makalabas na ikaw, ha? Huh? Dito muna si Papa. Mahal yung treatment. Kahit malaki yung hospital bills natin, kahit maraming gamot, kala mong gumaling. Ginising ako ng mama ko. Sabi niya na si Shadow daw na labas na yung dila, tapos maputla. Natatakot ako, sabi ko na, Diyos ko mahal, Lord, hindi pa po ako ready. Hindi pa po ako ready. Kasi, I mean, nakikita ko nga yung photos namin. Parang hindi totoo. Ito kasi parang yung feeling na ginawa mo naman lahat. Parang yung ako naman lahat kasi tapang niya Shadow kasi lumalaban siya para sa yung day 40 yun siya binawian ng buhay. And yung moment na dumi, nakadilat na siya sa akin, pero wala na siyang heartbeat. And yun yung every time na maaalala ko kasi he's my everything. Binaligo ni Papa. Thank you. Ikaw kay Lola. Thank you sa pagpapakain. Thank you sa mga nag-raise. In-upload ko lang siya to share. Nag-raise din ako ng awareness. Not only sa mga pet lovers or dog lovers, but for the entire people. Yung mga pets natin, maiksi lang yung buhay nila sa mundo natin. You have to create every moment, happy moments, memories. Thankful ako sa lahat ng mess kasi nakaka-touch. Iiyak ako kahit masakit, pero pag nababasa ko yung mga messages nila, sabi nga nung isa kong friend, baka ayan yung way ni Shadow na mag-thank you sa akin. Maligo ni Papa. Nagpa-thank you ikaw kay Lola. Thank you sa pagpapakain. Yung may nagtanong sa akin na what is the hardest part of being a pet owner? Gusto ko palitan yung sagot ko doon. Kasi ito yun. Ito yung sagot. Thank you.
Kasi ko, ito po yung baby ko. Si Baby Bear. Siya po yung una ko pong aso. Oh my God. Stop to yun na sila. Asa na yung ano? Ito yung sa dextroso. Pinaka-favorite ko po, bukod kay birthday. Siya po yung nauna kong aso, bago kay Bundot. Pinakita niya pa noon na gumagaling na siya, tapos pila na lang din po siyang nawala. Sorry, baby, sorry. Sorry, hindi ka na-save ni mommy. Baby, sorry. Happy ka ba? Dito ka na ulit sa mommy. Diba kasi ayaw mo ako nalalayo sa'yo, bebe. Oh, bebe, bebe. Siya po yung aso ko na ano. Nasubat nagbawala po siya sa... Nauiiyak siya. Nakikipag-usap siya sa akin at umiiyak siya. Every time nauuwi ako kahit 1 hour lang ako nawala. Bumabalang ako. Lagi po siya umiiyak. So yun, para... Kasama ko pa rin po sila, pinataxidermist ko sila, yun nga, ginawa silang staff toy. Para makita ko pa rin sila sa araw-araw. Kasi ayoko hanggang pictures lang, gusto ko pa silang mga sama. Para bumabalik lahat ng memories namin nung masaya kami together. At saka nung panahon na sobrang nahirapan ako kasi nawala sila. Ganyan din itsura nun ni Bugnot, pero nakababait tayo ganyan nun eh. Pero si Baby Bear, kuwa-kuwa, ganito-ganito, baby. Grabe yun, araw-araw kami nasa vet hospital para lang mabuhay sila. Isang taon to in the making para maging staff na sila. Ganun siya, mga mesi ko, matagal talaga. Para sobrang worth it. Ito saya-saya ko kasi kasama na ulit si Mama, baby. Tamis mo ba si Mama? Tamis mo pa ako? Kasi baby-baby niyayakap ko to eh, pero sasalmit lang siya. Hindi siya lagi nagpapayakap ng matagal. Bebe! 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 Miss yan ng Mama. Kasi ikaw ay mahal. Sobrang mahal. Mahal na mahal. Ito lang kasi nasabi sa kanya nung buhay pa siya. Ikaw ay mahal. Sobrang mahal.
mahal na mahal. Puro pagmamahal. Sorry mga besig ako, nag-emotional ako ha. Parang ang dami kong iyak to this past few months. Ganun. Kasi baby bear po kasi nawala po siya sa akin. 5 months old pa lang po siya. Babae po siya. Pomchaw po siya. Ito naman po si Bugnot. Ayan. Si Bugnot po, 2 months old pa lang po siya. At hindi pa po kami matagal lang kakasama. Pero sila po ang unang dalawa kong aso. At mga babies ko. At nalungkot ako kasi hindi pa nila deserve na mawala sa mundong to. Ang pumatay po sa kanila ay distemper na virus. Hindi ko matanggap kasi kumalat yung distemper dun sa lugar namin noong panahon na yun. At grabe din talaga. At yun nga, si Blackberry ang nakahawa sa kanila. Hindi pa nila deserve mawala sa mundong to. Maraming pa sana silang takbo, kahol, ihitae kung ano kain, laro. Kaso, yun nga, nawala din sila kaagad. At gusto ko po silang kasama. Yung iba hindi talaga mag-a-agree na bakit ko gina-taxidermist, ba't ko ginawang staff to. Gusto ko po talaga silang makasama at lahat po ng aso ko gusto ko po talagang ipa-taxidermist. Kasi gusto ko po silang makasama at again, gusto ko pag namatay ako kasama sa pag-cremate ko sila dahil gusto ko po silang kasama. Hindi ko alam kung maintindihan ako ng ibang tao. Baka sabihin ngayon nga okay ako pagdating sa mga aso. Pero ayun, basta mahal na mahal ko itong dalawang to at masaya ako na nakauwi na sila. Naiyak lang ako kasi naalala ko yung pain, yung sakit, yung puyat, yung pagod nun. At lahat ginawa namin para masave silang dalawa. Pero umiyak ako kasi masaya ako kasi itong mga bebe ko, masaya ako kasi nakauwi na sila. Sorry, hindi ako makaano kasi bawal tumulo yung luha ko, pigil lang ako sa totoo lang. Bawal kasi silang mabasa.